Ang ulat panahon ng ekspertong totoo na Daniel Mangtani Cruz. Oh, mga kapuso, hindi man po inaasahang magla-landfall o tatama yung sentro na ng bagyo, eh patuloy na magdadala ng masungit na lagay ng panahon ng Typhoon Bising sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas. Patuloy na nakataas ang signal number 2 dyan sa probinsya ng Catanduanes, eastern portion ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay, kasama ng eastern and central portions of Sorsogon. Sa Visayas, kasama ang northern Samar, northern portion ng Samar at northern portion ng eastern Samar. Patuloy na makakaranas ang mga probinsyang yan ng masungit na lagay ng panahon ngayong magdamag, mga kapuso. Signal number 1 naman sa eastern portion ng Cagayan, diyan sa buong probinsya ng Isabela, Quirino, northern and central portions of Aurora, eastern portion ng Quezon kasama ang Polillo Island. Diyan sa Camarines Norte at natitirang bahagi ng Camarines Sur, natitirang bahagi ng Albay, natitirang bahagi ng Sorsogon kasama ang Masbate, kabilang po ang Burias at Tikaw Islands. Nakataas din ang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Samar, natitirang bahagi ng Eastern Samar, diyan sa may Biliran, buong probinsya ng Leyte at northern portion of Cebu kasama ang Bantayan at Camotes Island. May mga pag-ulan at bugso ng hangin sa mga binanggit nating probinsya, pero mga kapuso, patuloy na maging alerto sa signal number 2 at 1 sa mga lugar na yan dahil po sa posibleng pagbaha at landslide. Bukod sa mga lugar na may wind signals, magiging maalon din at delikadong maglayag sa mga baybayin naman ng Aurora, Quezon, Batanes at Babuyan Group of Islands kasama ng Ilocos Norte at Cagayan. Gayun din sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Ilocos Norte, dyan sa Medinagat Island, sa Mindanao na po yan, Surigao del Norte, kabilang ang Siargao, at Bukas Grande Island. Huling nakita kaninang hapon ang mata ng bagyo sa layong 500 kilometers east of Infanta, Quezon. At taglay nito ngayon ang lakas ng hanging nasa 195 kilometers per hour malapit sa kita. At ang kanyang bugso, mga kapuso, ha, aabot pa rin ng 240 kilometers per hour. Mabagal itong kumikilos pa north-northwest. At sa latest forecast track ng PAGASA, ito mga kapuso, mababa pa rin po ang tsansa nitong tumama sa lupa. Magtutuloy-tuloy yung kilos niyan pa-norte at pagdating dito sa araw ng Huwebes, dyan unti-unting magbabago yung kanyang direction. Imbis na pa-northward, magno-northeastward, papalabas po ng Philippine Area of Responsibility. Pero mga kapuso, ha, mapapansin nyo, hanggang Sabado, inaasahan kung hindi magbabago yung kanyang tulin, nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Bising. At mga kapuso, ayon po sa Joint Typhoon Warning Center o JTWC, ang bagyong Bising ang kauna-unahang super typhoon ngayong 2021. Sa latest rainfall forecast naman ng Metro Weather, asahan ngayong gabi ang heavy to intense rains dyan po sa buong Bicol Region at ilang bahagi ng Cagayan Valley. Kaya makikita yung kulay pink at kulay pula na yan, mga kapuso. Magpapatuloy yung mga pag-ulang yan hanggang bukas at makakapekto na rin dyan sa may Cordillera Region, Aurora at Quezon Provinces. Maging I am ready po sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Pero makikita yung mga kapuso at dyan sa rainfall forecast, bukas po ay inaasahan na unti-unting mawawala yung mga matitinding pag-ulan sa Bicol Region at ang matitira naman ay mula hanggang mahina hanggang katamtamang pag-ulan. May thunderstorm naman dyan sa Pangasinan, Nueva Ecija, Bulacan, Mindoro Provinces at Palawan, lalong-lalo na sa hapon. Sa Visayas, maghapon din ang ulan bukas niya sa Samar, Leyte, maging sa Panay at Negros Islands. Mahina ang katamtamang ulan sa Northern Samar, pero yan po ay bukas ang umaga. Pero ngayong gabi, mga kapuso, ha, asahan pa rin yung mga malalakas sa pag-ulan dyan sa ilang bahagi ng Northern Samar. Pagsapit ng hapon, makakaranas na rin ang ulan ang natitirang bahagi ng Visayas, lalo na yung dyan sa Cebu at Bohol. Buong araw naman na maulan sa Mindanao, lalong-lalo na sa mga rehiyon ng Zamboanga, BARMM, Northern Mindanao at Soccsajen. Sa mga taga Metro Manila, wala pong direktang epekto tayong maranasan doon sa bagyo, ha? Pero posibleng maging maulap at mayroong mga mahihinang ulan lang na inaasahan sa ilang bahagi, lalo na dyan sa May Caloocan, Quezon City at Marikina. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.